the Father of our Lord Jesus Christ. Now, verse 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus, the love which you have all the saints. Now, verse 5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of truth of the gospel, which is common to you. Dumating po sa mga taga-Colossus. May nagdala ng mensahe sa taga-Colossus. At ito'y mensahe ng Panginoon. Nang mabalita ni Pablo, mga kapatid, nagpunta si Pablo doon. At bago sinabi ni Pablo, mga kapatid, dito, nang makarating sa kanya ang balita na ang Colossus ay na naibanghelyohan ng ating Panginoon ng mga manggagawa. Sabi ni Pablo, sabi niya sa verse 6, which come unto you as in the word that bringeth forth fruit, as it also in you since the day you heard of it, and in you the grace of God in truth. Verse 7, as you also learned, Epaphras, our dear fellow servant, yung mga manggagawa. Italon na natin sa verse 8, and also declared unto you as your love in the Spirit. May pag-ibig pala sila sa Espiritu ng Diyos. Now, verse 9. For this cause also, since the day we heard it, sabi ni Pablo, do not cease to pray for you and to desire that might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Sinabi ni Pablo, hindi ko na ipapaliwanag, kaya explicitly explain, maliwanag na. Nang makarating sa Colossus ang Ebanghelyo ng Panginoon, anong ginawa ni Pablo? Hindi siya naglilingkod ng pananalangin. Kaya sa panahon na yon, ang mga Kristiyano, pastor ka, apostol, propeta, teacher ka, nananalangin sa bawat isa. And even the members of the body of Christ will also pray for the servant. Now, are we praying? Honestly. Sino nananalangin? Oh, nakamamiya. Sino nananalangin sa inyo? Hindi lang sa ating pangangailangan, no? Nananalangin sa bawat isa sa atin. Kaso naman. So, bakit natin kailangan ito? Gusto ng Diyos, bumalik tayo sa atin. Kailangan po natin ang pangalangin sa isa't isa. Amen! Kahit kami ni Brother Francis at si Pastor Robby at ibang pastor, mga kayo, mga kapatid, tao rin kaming nangangailangan ng alakasan. Amen! Bakit kung minsan kami ay tinatamaan ng matinding pagsubok, hallelujah! Dahil ay nakangkulang. So, ang pinaka-kainan mga kapatid, let's pray one another. Magdalangin lang tayo mga kapatid. Kasi yun ang ginagawa ng iglesia, naka-experience ng first translation. And they are put in the body of Christ. Alam. So tuloy natin mga kapatid, tuloy natin. Kaya nga sabi ni Pablo, bibigyan ko kayo, sulat ko, i-highlight sino, no? Ang panalangin ni Pablo ay may benefits. Sorry. May benefits. Ano yung benefits? Binanggit, from chapter 1 verse 9, sulat niyo, buhitan niyo kung gusto niyo. For this cause, we also since the day we heard it, do not cease to pray that and to desire that you might be filled. First, filled with knowledge and filled with all wisdom and spiritual understanding. Second, verse 10, that ye might walk worthy. Yan ang mga dahilan kung bakit kailangan natin magdalangin. Kasi kailangan natin bilang kabilang sa iglesia po ay kailangan lumakad po tayo ng ayos. Do not be, ano tawag doon? Do you one step into the word and be enjoy what is in the word. Kasi mga kapatid, hindi po worthy yun. Gagawin natin yung ginagawa ng sa libutan, hindi po yung worthy. Ang babae, lalaki, huwag po mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, makalakad po tayo. Paano klase ng paglakad? Hindi sa gusto natin. Amen. Hindi sa gusto ng Diyos. Ang tamang paglakad po ay hindi gusto natin.
gusto ng Diyos. Kung meron tayong gusto, yung gusto natin ay gusto ng Diyos. Amen. Lord. Hindi po atin, wala po sa atin pwedeng merong gusto. Kasi hindi natin lang po yung tama mali. That's right? Hallelujah. Kaya kailangan ang paglagan natin ay yung gusto ng Diyos. At ito'y may kinalaman sa mensahe na tinanggap natin. It is a progressive ministry. Kapag gusto natin maging worthy sa Panginoon, nakaharap po natin yung mensahe natin sa humo. Hallelujah. Sino ba? Walang pagkukunan. Lahat naman tayo, even myself. Marami akong pagkukunan. Hallelujah. Pero nagsisigaw tayong lahat. Praise God, na bago man lang mangyari, mga kapatid, na maubos tayo sa isa. At pauwi na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Be sure, brothers and sisters, that you will experience first. Kaya yung inner being ay naka-experience na makarinig at salita ng Diyos like for Moses. At resurrect sila and then they were translated. Hallelujah. Sabi ni Pablo, dito rin sa chapter na ito. They are translated. The Colossians, believers, not Colossians, and believers who believe in Jesus Christ, who believe in God the Father, that who sent His Son. You are translated from the power of darkness. So, amen? Amen. Kahit marami kang pera, hindi mo kaya maluwas ng gawa ng kapatid ng tao. Amen. Eh, alam na kung mahirap ka. Mas mahirap. Buti yung mayaman, medyo nakapagtitiris. Pero yung mahirap eh. Now, here. Sabi ni Pablo, yung mga benefits for this cause, itong dahilan bakit nananalangin si Pablo at ang iglesia nananalangin siya kay Pablo. Sabi, that you might work worthy of the Lord and to pleasing, being fruitful. Pleasing, fruitful in every good work and increasing knowledge of God. The word increasing is the continuation like the Bereans. Nagpapatuloy ka ng pag-aaral, hindi ka kontento, hindi ubos lahat ang hiwaga at naman ang piling. You are continuing searching day and night. Praise God. Hallelujah! Sabi dito, mga kapatid, increasing in the knowledge of God. Isang malaking kasalanan po sa Diyos kapag nakontento na tayo sa ating natanggap na alam. It is a blasphemy of God. Will you say that? Hey! Kasi, sabi ng Bible, hanggat hindi ka nag-translate for the second experience of translation, which is the body, mortal to immortality, immortality, hallelujah. Okay. Next, strengthen. Sulat niya, guhitan nyo. Strengthen. Sabi ni Pablo, with all might, according to the glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Hallelujah! Dito mga kapatid sa verse 10, sa verse 11, sabi niya, strengthen with all might, palakasin tayo sa lahat ayon sa aluwalhatian at kapangyarihan ng ano? Patience and long-suffering with joyfulness. As we are considered as the body of Christ, tayo yung iglesia. Yan ang isang cause na kailangan mapalakas tayo mga kapatid. At yung kalakasan ay magagamit natin saan? Patience. At sinunod long-suffering. Tapos sa nga inilagay ang joy. If ye are not unpatiable. Wala kang patiable. Bakit ka lang yun? Patient. Lang long-suffering, you cannot enjoy. You cannot enjoy with the Lord. So, say that? Pag wala kang temperance, wala kang long-suffering, hindi ka pwedeng sumaya sa Panginoon. Kung meron kang kasiyahan, kung meron tayong kasiyahan, hindi yan yung gusto, hindi yan yung kasiyahan binabanggit na with unspeakable joy of the Lord. May tao sa mundo, wala naman Diyos yan. Wala naman Diyos sila, wala naman sila inigilala ng eksaktong Diyos, pero masaya sila, tama? Yung kasiyahan nila, hindi yun ang Diyos. Kahit sila ay masaya, nakapagtapos, nakapagtawag, 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 hindi nila ang tinutupad ng Diyos na kasiyahan. I'm not against education, I'm not against work. Hallelujah.
kumita ng pera. Hindi, pero sinasabi ng Bible, hindi yan ang sinasabi ng Bible na kasiyahan. Hindi doon ang kalakasan inaapply ng kasiyahan. Kung isa, sinabi ng Malina, mga kapatid, inaapply ang kalakasan saan? Sa present truth, sa mensahe ng Panginoon at present. Ano yung basic na nilaw sa atin? Meron tayong message na kumaw, siya ang kukunin ang kalakasan. Ma-apply sa buhay natin. Let's say, for example, yung pero kang pamilya, nagsisimula ka pala ngayon. Na ngayon ang mensahe ito na sumunod at kung ano ang gagawin para sa pamilya. Wala kang asawa, binata ka, talaga ka, meron ka pa rin dapat sundin sa mensahe ito. Eh lalo na kung meron tayong kaugnayan sa isa't isa, dapat lang. Hindi pwedeng makutol yan. At kahit sa pamilya, kahit sa mga mag-asawa. Praise God. So say amen? Tapos kung may mga mag-asawa. Hallelujah. Marami tayong kailangan tuktin sa alituntunin ng Panginoon as we are husband and wife. Don't you praise the Lord? Praise the Lord! Hindi ba natin palampahan ng Panginoon? Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Nakikita niyo ba yung point ko, mga kapatid? Okay. Salamat tayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. I feel the presence of God. Amen. I feel His anointing. Hallelujah. Hallelujah. Nasa kaya tipos na ako dito, baka nagtatakalot ako. Hallelujah. Woo! God.